nagsimula ang Seed of Faith project natin. One time, mayroon kaming kaibigan, si Sister Linda Laconsay, pumunta sa bahay at sabi niya, Pastor, kailangan niyong mag-umpisa na para makabili ng lupa. At ito ang pera ng seed ko ito para makapagbukas kayo ng bank account. So from there, nagbukas kami ng bank account and then pinagplanuhan namin kung kailan mag-i-start ang Seed of Faith project. So naisip namin para maging memorable, 10-10-10-10, October 10, 2010, 10 o'clock service. So doon po nagsimula yon. So nag-ano kami ng mga pledges ng mga kapatiran at gumawa rin kami ng chart 1 to 1,200 na kung saan mamimili ang mga kapatiran natin kung anong number ang kanilang pipiliin worth 15,000 per square meter. So doon po nagsimula yon. And then habang nag-iipon tayo, we keep on praying. Marami tayong tinignan na lupa until such time na sabi ko, Lord, pagod na ako, kayo na lang ang magpadala ng ahente doon sa lupa na ibibigay nyo sa amin. So ang nangyari po ay yung ahente na kapitbahay namin pumunta sa aming bahay at sabi niya, Pastor, yung bakanteng lote sa katabi ng barangay, for sale yun, maganda yun para sa church. So yun po, tinawaran ko po yun dahil sabi niya 5-5. Sabi ko 4-5 na lang. So sabi niya, sige, sasabihin ko doon sa may-ari. And then the rest is history. Pumayag yung may-ari at glory to God, nabili natin yung lupa August 28, 2014. So nakabili tayo ng lupa August 28, 2014. So 4 years noon, 2018 August. So mag-aad tayo ng 2 months, September, October. Kaya ang umpisa ng church construction natin ay October 8, 2018. So simula noon, tuloy-tuloy na po ang construction hanggang sa ngayon, by the grace of God. Simula noon, noon nilaunch yung Seed of Faith, nampray na kami talaga na sa building naman. At humingi kami sa Panginoon kung kailan uumpisahan yung construction. Binigay din ng Panginoon kung ano tayo magsisimula ng construction. Ang sinabi, on the 4th year of the 2nd month of the year. So 4 years noon, 2018, August. So mag-aad tayo ng 2 months, September, October. Kaya ang umpisa ng church construction natin ay October 8, 2018. So simula noon, tuloy-tuloy na po ang construction hanggang sa ngayon, by the grace of God. Sa Seed of Faith project, gusto namin, pero yung estado namin sa buhay that time mahirap talaga at tingin namin hindi namin kaya, pero alam mo yon, pinagpray namin, dinesire ng puso namin, at yung prayer na yon talagang lagi na siya nasa isip at puso namin na makapag-participate kami. At binigyan talaga namin siya ng effort, kasi kung hindi namin siya bibigyan ng effort, hindi talaga namin siya magagawa ng kami lang. So yun, sa tulong ng Panginoon, unti-unti nakapag-participate kami, nakapagbigay kami. Yung inaakala naming maliit na kaya namin ay higit pa doon yung binigay at pre-provide ng Lord para sa amin, para makapagbigay kami sa Seed of Faith project. Sa akin po, bali,
nag-start to last year. Naalala ko yon nung may counseling kami with Pastor Betty and Mami Josie. And then yun, sabi ni Candy, sige magpa-counsel tayo dahil kailangan natin yun bago tayo ikasal. At ayun talaga ang first step bago yung official wedding. At yun, nung pagpunta ko pa lang dito, sabi ko, ano ba yung kasing ano pupuntahan natin, saan ba yan? Kasi hindi ko alam yung Seed of Faith. Ano ba yung Seed of Faith? Ano ba yung miracle building na yan? Maraming katanungan sa akin at marami akong mga gustong maliwanagan about sa Seed of Faith, about just sa miracle building na yan. At yun na nga, nung pumunta kami dito, dito mismo sa worship hall na to, doon ko na-experience, doon ko sinabi, doon ko nasabi na talagang kailangan ko. Kailangan merong akong iambag dito sa Seed of Faith, dito sa miracle building na to. Dahil yung mga katanungan ko, yung mga malabo na gusto kong maliwanagan, si Lord na mismo sumagot dito mismo sa building na to, dito mismo sa worship hall na to. Kaya nung naramdaman ko yun, sabi ko, ba't iba yung pakiramdaman? Ano ba to? Kasi wala, ayoko eh. Ayoko magbigay, ayoko mag-share, ayoko magbahagi dito kasi wala naman akong ano eh, wala naman akong desire. Pero yung araw na yon last year, doon ako binigyan ni Lord ng desire na magbigay dito sa Seed of Faith, hindi lang para maitayo yung building na to, kundi para sa mga susunod na henerasyon na makilala pa ang Lord natin, ang Panginoong Jesus, magagamit itong building na to para mas mapalawig pa pagkakilala sa Panginoong Jesus. At ayun ang simula last year nung kami bago ikasal ng aking misis na si Candy. Ating sa'yo. Sa akin naman po, no, kinausap ako ng Panginoon noong 2018. At syempre, sa una, struggle. Talagang ang hirap. Ang hirap sumunod kasi unang-una, parang ang iniisip mo, ang binibigyan mo or ang inooferan mo is yung tao eh. Pero kapag kinausap ka ng Panginoon, siya na mismo, at susunod na eh. Makakasunod ka na talaga. Kasi nakikita mo yung outcome, nakikita mo talaga yung gustong gawin ng Panginoon dito sa church natin. And kami as couple, answered prayer yon. Kasi sabi ko, Lord, bigyan niyo po ako ng husband na talagang magpa-participate dito sa ating miracle building. Noong 2018, nung kinausap ako ni Lord, hindi ko pa naman siya kilala. Pero answered prayer po talaga dahil nga po, yun binigay din ng Panginoon sa akin as partner si John Ray na siya din yung kumausap sa kanya. And everything will follow po. Yung desire ko na magkaroon ako ng asawa talaga na dito kami mag-church, lahat yun nangyari po sa simpleng prayer lang. At dagdag ko na rin na yung doon kasi parang iniisip ko na ano eh, na ano ba yan, ano lang yan, building, pera, pera lang siguro yan, may masabi lang church. Kumbaga iba kasi yung naiisip ko eh, taliwas yung aking pag-iisip pagdating dito sa pinapatayo nila. At nagtataka rin ako dati noon kay Candy, ano ba yan, bakit siya nagbibigay dyan, ano ba yung pinapatayo nila, ganyan naman pag may mga church. Pero lahat ng yon binago ni Lord, lahat ng yon talagang iniba from ano eh, from dito, ganito yung pagtingin ko, nag-iba eh. Niliko ako, patalikod eh. Talagang turn around yung nangyari. Kaya praise God, meron tayong ganitong Seed of Faith na program at itong tinatawag na miracle building. At syempre hindi mangyayari yung ganito kung wala rin ang tulong ng ating mga leaders, especially Pastor Betty and Mami Josie at iba pang mga pastors. At ayun talagang, ayun ang start ng aming pagsisimula na mag-ambag dito sa Seed of Faith.
kakayahan na makapagbigay. Pero nandun yung kagustuhan natin, di ba? Ilapit natin to kay Lord, ipag-pray natin to. Kasi wala naman imposible kay Lord eh. Nadidinig niya naman yung ating mga dinadalangin sa kanya. Diba? Siya magpo-provide lahat naman ng kinakain natin, lahat ng meron tayo ngayon, lahat naman to galing kay Lord. So walang imposible, ilapit natin, ipag-pray natin. Siyempre, titingnan, hindi porket nagpe-pray tayo, ibibigay kagad ng Lord. So dapat nandun din yung ano ba yung desire natin, yung sa puso natin, tama ba yung nasa puso natin. Baka sinasabi lang natin na gusto lang namin makatulong, pero iba yung, may iba pa tayong gustong mangyari na hindi kalooban ng Lord. So dapat ipag-pray natin, then yung dapat malinis yung puso natin talaga, yung intention natin. Yes, and at the same time, syempre po hindi po mawawala yung pag-support financially. Syempre po para po pangdagdag po, no, pangbili ng mga materyales, para matapos po natin yung ating building, ibang mga labors, pangbili po ng mga ibang instruments, at iba pa pong mga gagamitin dito sa ating church. And one more thing po is we can also support in terms of service. Yan, so pwede po tayong mag-offer po ng work natin, ng skills natin, kung ano man yung kakayahan na meron tayo. Pwede po natin yan magamit, no, to support also yung ating seed of faith. Ano na lang ang mangyayari kung hindi tayo tutugon sa panawagan ng Panginoon na mag-participate sa kingdom niya o mag-obey sa kingdom niya? May great plan ng Lord sa bawat isa sa atin. At yung great plan na yon, yung bumuo siya ng sanctuary to worship Him kasama yung mga iba pang souls na aakayin din natin tungo sa Panginoon. At marami pang pamilya na gaya namin na naghahangad na makapaglingkod sa Lord, hindi lang ngayong generation namin kundi sa susunod pang generation. Kumbaga, nag-provide ang Lord ng sanctuary to para ma-worship natin siya, para makapaglingkod tayo sa Kanya, at sama-sama tayo, marami pang kaluluwa ang maaabot ng binigay na opportunity ng Lord nito para sa atin. At hindi lang po ito para sa mga members ng FaithWorks Christian Church. Ito po ay hindi lang para sa ilang tao, kundi ito po ay para sa karamihan na nais po na makakilala sa Panginoon. Ito po ay ang magiging sentro ng San Mateo, at hindi lamang po San Mateo, kundi nais po natin na makaabot po ang FaithWorks Christian Church sa mas maraming lugar po, upang sa gayon malaman nila kung paano kumikilos ang Diyos sa bawat buhay ng isang Kristiyano. Kaya inaanyayahan po namin kayo na mag-join ng Seed of Faith Project ng FaithWorks Christian Church. Building together.
welcome you sa ating online service. Come on, let's praise our God. Hallelujah. Worship you, O God. We glorify your name, O God. Lord, truly, that you are the way, the truth, and life, O God. Kayo, Panginoon, maitaas, O God, sa gabing nito, Lord God. We worship you. We glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Come on, let's worship our God. Oh, Jesus, hallelujah. And let's sing. I let my life down at your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you and you will always end. In trouble time, it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am unto you. Listen! One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Always, always there, every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never, ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever means no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. We declare you are the way, the truth, and life. Hallelujah. You are the way, the truth, and the life. We'll live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We'll live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith, not by sight. For you, we're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Hallelujah. Lord, we come to your presence right now, O God. Lord, give us the heart of worship, O God. Give us a pure heart, O God. Lord, we just want to worship you in spirit and truth, O God. Come, come, fill our hearts, O God. Thank you.
I'm sorry, love, for the things I've made.
together worthy, all together wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. We're all together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. Oh, here I am, here our hearts, Lord. Here I am, here I am, Lord. Here I am, here I am, ever so Lord. I never know how much it costs to sin. God, hallelujah. Sana na-bless ang lahat at sana nasa mabuti tayong kalagayan ngayon at magtungo naman tayo sa ating Thanksgiving. Ayon sa aking pagsasaliksik, ang Thanksgiving pala ay ginagawa noong panahon. Ito'y pagbibigay pasasalamat sa masaganang ani.
At sa panahon natin ngayon, maaaring ang ating mga sakahan o ating mga inaani ay yung ating trabaho, pera, pamilya, simbahan, kaibigan, kalusugan at marami pang iba. Tayo naman ngayon ay nagta-tithes and offering dahil meron tayong inaani. Ito ay ating pagpapasalamat sa ating modernong panahon na meron tayong trabaho, kumpleto ang ating pamilya, may kalusugan tayong maayos, nakabangon tayo kanina. At ito'y dulot ng pagmamahal ng Panginoon. Ipinurbide niya, itinawid niya tayo sa mga nakalipas ng araw at di niya tayo pinabayaan. Siguro katulad ng marami sa atin, para ako'y paralitiko sa Bethesda na pinagaling ng Panginoong Hesus, muli nakalakad sa kanyang sakit. At ano ba yung mga sakit na meron ako na pinagaling ng Panginoong Hesus? At ano-ano ba itong mga sakit na pinagaling ng Panginoong Hesus? Ito yung sakit ng pagkagipit. Nagigipit ako kahit na may pera naman, marami naman pumapasok, pero bakit hindi ko na ma-manage yung aking finances? Sakit ng hindi tamang paghawak ng pera, sakit sa paggasto sa mga bagay na hindi makabuluhan, at sakit sa hindi pagtitiwala sa Panginoon na siya magbibigay ng aking pangangailangan sa mga susunod na araw. At akala ko rin noon nung hindi pa ako nagta-tithes, kapag nagbibigay ka, ito'y magiging kabawasan. Pero kabaliktaran, ito'y nagkaroon ng kasaganahan at mga favor na hindi ko inaasahan. Kaya simula nung pinagaling ako ng Panginoon sa paghawak ng pera, sa pagmamanage ng aking finances, hindi na ako muling umupo dahil pinagaling niya na ako. Sabi niya nga, tumayo ka at lumakad ka. Patuloy akong lumalakad, patuloy ako nagbibigay ng tithes and offering, at marami yan, sunod-sunod na yan, hindi lang tithes and offering, maging ang ating seed of faith at kung ano pang mga gawain ng church, ayun ay dulot na kabutihan ng Panginoon dahil ako'y pinagaling niya. At ang sabi sa 1:5-9, may isang lalaki roon na 38 taong nang may sakit. Nakita ni Jesus ang lalaki na nakahiga roon at nalaman niyang matagal na itong may sakit. Kaya tinanong siya ni Jesus, gusto mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit, gusto ko po sana, pero walang tumutulong sa aking lumusong sa tubig kapag kinakaukaw na ito. Sa tuwing papunta pa lang ako, nauunahan na ako ng iba. Sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka, buhatin mo ang higaan mo at lumakad. Agad na gumaling ang lalaki, binuhat niya ang higaan niya at lumakad. Nangyari ito sa araw ng pamamahinga. Mga kapatid, kadalasan, kailangan lang nating sumunod. Sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka at lumakad. Paano na lang kung hindi niya sinunod si Jesus? Hindi ka tumayo at hindi ka lumakad. Katulad dito sa ating pagbibigay sa Panginoon. Ando na ang biyaya. Ando na yung utos ng Panginoon. Kailangan mo na lang sumunod. Nang sa ganun, maranasan mo ang pagpapala. Maranasan mong gumaling sa sakit ng pagkagipit, sa sakit ng kakasahod mo pa lang pero ubos na. Sundin lang natin siya, mga kapatid, at sunod-sunod ang pagpapala ang darating sa atin. Maraming makaka-relate sa kwento ng paralitiko na naghihintay dun sa pool na makaukaw ng anghel, makauna siya. Parang katulad sa modernong panahon ngayon. Marami tayong ginagawa sa buhay natin para sumagana ang ating buhay. Magnegosyo tayo, magtrabaho tayo ng maigi, mag-invest tayo. Lahat ng bagay pwede natin gawin. Nandun yung mga formula ng mundo, pero ang higit na makapangyarihan, ang pagsunod sa ating Panginoon, ang pag-surrender ng ating mga ani, ng ating mga finances, ng ari-arian sa Panginoon. Hindi lamang pera, ang ating talento, skills na ibinigay ng Panginoon. Parang ako noon, hindi ako naniniwala sa tithes. Sabi ko, mababawasan kami yan, mauubos. Sabi ko pa yan, parang tinetest ko pa nga si Lord. Sabi ko, siguro pag naubos na ang aming kaperahan ng, dahil pagbibigay dyan sa tithes and offering, malamang titigil na kami kasi naubos na eh. Pero ang sinasabi ko nga, ito ang patotoo. Nang akala ko mauubos, akala ko mababawasan, pero naging kabaliktaran dahil ito ay nadagdagan at marami pang pabor
ang ibinigay ng Panginoon na hindi namin deserve. Ayun pala yung test pagdating sa pera. Doon hindi tayo bibigyan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, hindi aksidente na naririnig nyo to ngayon. Kaya kung ikaw nakikinig ka ngayon, nanonood ka ngayon, at hinipo ng Diyos ang puso mo, kapatid, baka ito na yung mensahe para ikaw rin naman ang bumangon at maglakad at maranasan mo ang kagalingan na matagal mo nang hinihintay. At tamang-tama itong titulo ng ating Good Friday, Do You Want to Be Well? Walang ibang makakasagot niyan kundi ikaw. Alam ko kahit nagta-tights ka, sumusunod ka sa Lord, minsan mararanasan natin na bakit parang magigipit ako? Bakit parang ganito? Bakit marami kang questions? Pero kapatid, itong masasabi ko, ang Lord, pakakabahin ka lang, pero hinding-hindi ka bibiguin. Perfect timing ang Panginoon. Sa mga nakakapanginig ngayon at mayroong conviction sa puso, may sinasabi si Lord na ito na yung panahon na para mag-tights ka. Hindi ito aksidente. Naririnig mo ito ngayon. Pagkatiwala mo sa Panginoon, sinisigurado ko sa inyo, hinding-hinding-hindi kanya bibiguin. Tayo manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord. Tunay nga, Lord, na yung salita ay makapangyarihan, Panginoon. Sa kabila ng hindi man kami nagkikita-kita in person, hindi man to live ngayon, Panginoon, ito may recording. Pero, Lord, gumagawa ka ng kaparaanan na mahaplos mo ang puso ng bawat isa sa pamamagitan ng iyong salita. Lord, salamat, Lord, sa salitang ipinagkaloob niyo, Lord, sa akin, mailabas ko ang gusto niyo sabihin, Panginoon, Lord. Yung sa mga script, sa mga plan na ipinlat ko, Panginoon, ikaw pa rin ang gumawa nito at nag-ayos nito, Panginoon. Ikaw ang nag-set up nito, Panginoon, Lord, at itinago mo ko sa iyong likuran, Panginoon. Ikaw ang naiangat, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito, Panginoon, na maibahagi namin ang kahalagahan ng Panginoon na pagsunod sa iyo, Lord, na kailangan muna namin sumunod na bago namin maranasan ang kagalingan at pagpapala na matagal mo nang hinahanda. Alam ko, Lord, meron nakikinig ngayon dito, Panginoon. May ini-impress ka sa puso nila, Panginoon, na mag-start, na magbigay, na sumunod sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng tithes, Panginoon. Lord, yung mayroong mga puso dito na matitigas, Lord, ikaw ang magpalambot in the name of Jesus, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, Lord. Alam namin, Lord, hindi pa dito natatapos ang gagawin mo sa buhay ng bawat isa sa FCC Church, Panginoon. Lord, ikaw ang manguna, ikaw ang maitaas, Panginoon. Lord, sa ganun, mas marami pa ang makakilala sa iyo, Lord. Maraming salamat sa lahat ng pagpapala, sa lahat ng aming leaders dito sa FCC, Panginoon. I pray sa mga nakikinig ngayon, healing, Lord, hindi lang sa kanilang finances, sa kanilang kalusugan, sa kanilang career, Panginoon, sa kanilang spiritual, mental, emotional, and physical battle, Panginoon. Alam ko, Lord, na ikaw'y magpapagaling sa kanila, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na ipinagkaloob mo sa amin. Lord, ikaw na po ang bahala, ikaw na po ang manguna, ikaw na po ang maging buhay namin. Sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat mga kapatid. At magkita-kita tayo ulit sa live. At kung magkasalubungan man tayo, mag-ingat tayong lahat. God bless.
Isa sa atin na nanonood ngayon sa kani-kanilang bahay. Ngayon po ay Holy Friday at we are remembering what the Lord has done 2,000 years ago at the cross of Calvary. At dito po sa Faithworks ay special ngayong linggo na ito, simula nung Lunes pa, ay gabi-gabi mayroon po tayong mga kapatiran na nagbibigay ng testimony nila, yung mga miracles na ginawa ng Panginoon sa kanilang buhay, because we are celebrating also the Feast of the Miracles. Alam po natin na ang ating Panginoong Jesus ay madaming ginawa kung siya nandito sa lupa, at lahat ng kanyang pupuntahan ay talagang natutugunan ang kanilang pangailangan. At alam din natin na tulad ng sinabi niya na natapos niya ang lahat ng kanyang gawain. So sa FCC po ay ito po ay buong linggo na gabi-gabi mapapanood niyo po kami, at iba-ibang mga kapatiran ang magbibigay sa inyo ng mga very powerful testimonies kung paano sila pinagaling ng Panginoon, kung anong himala ang kanilang naranasan. So ngayong gabi ay very special sapagkat ang ating pong guest ay isang teacher. Siya po ay Master Teacher 1 sa Malacañang Elementary School. Doon po yun sa San Carlos City, Pangasinan. At siya po ay may asawa. At ang kanyang asawa ay isang member ng Pilipina Coast Guard. At mayroon din siyang nag-iisang anak. At bagamat nag-iisa ay grabe ang biyaya ng Panginoon sa kanila, sapagkat siya po ay nag-aaral ngayon sa
Philippine Science High School, main campus dito sa Quezon City, at siya po ay grade 8. So, future scientist, future technocrat ang batak ito, ano po? So, kaya pinagpala ang mag-asawang ito, ano po? So, ngayon po, akin pong ipapakilala sa inyo ang makakasama natin ng mga ilang minuto, ang ating kapatid, Sister Lorna Acosta. Kumusta pa kayo, Sister Lorna? Isang mapagpalang araw po, Pastor Betty, at sa lahat po ng viewers natin ngayon. Praise God po, malakas na malakas. Praise God. Praise the Lord. No? Talagang the joy of the Lord ay laging nasa atin araw-araw. No? Iba ang nasa Panginoon, no po? Iba, iba talaga, Pastor. Iba. No? So talagang hindi mo pagsisisi. Yeah, hindi mo pagsisisihan ang pagtanggap mo sa Panginoon. Hindi, Pastor. Ibang-ibang buhay pag nasa kay Lord tayo, Pastor. Amen. Praise the Lord. So, ngayong gabi, excited kami sa iyong testimony sa amin. At siguro, umpisan natin, paano ka nakakilala sa Lord? Excited din po ako, Pastor, na mag-testimony talaga. Alam ko ito yung purpose ni Lord talaga ever since. So, bali, nakakilala po ako sa pamamagitan ng aking best friend, si Sir Jerome, isa din pong dating master teacher, tas ngayon principal na po. Bali, kasama ko siya sa mga contest, mga seminars, tapos kaklase ko din po siya sa masteral. Kulit siya ng kulit sa akin. Sabi niya, "Bes, attend ka naman sa church namin. Ibang-iba pag may inaatinan ka, kasi talagang ever since wala akong inaatinan." Kaya siya, sa pangulit niya. Tapos, ang dami kong alibis. Oo, next time na lang, pero nung 2014 at dumaan ako sa napakalakas na bagyo, yun yung way ni Lord pala para finally mag-uo ako na umattend. Pero nung pastor na yun, nung time na yun, Pastor, sabi ko, kagagawa lang ang... Gaano katagal, Sister Lorna, bago kayo napilit? Ang tagal, Pastor. Hindi ko mabilang, Pastor, kung ilang taon. Inabot pa ako ng 2014. Amen. Ibig sabihin po, talagang pinagtiyagaan kayo ni Sir Jerome, ano po? Alagang makulit po siya, Pastor. Talagang hindi ako tinigilan. Sabi niya, alangan naman, ako lang ang makakapunta sa langit. Sabi niya. Kaya kinulit-kulit talaga ako tuwing magkikita kami yan. Yung pinapaalala niya, attend ka dun sa Bunglat, FCC Bunglat. Palang noon, wala pa tayong FCC Rojas. Kaya, oo, next time na lang. Ganyan, puro ako next time, Pastor. Kaya yun, nagtyaga siya talaga. Nagtyaga siya, napakatyaga ni Sir Jerome na nag-akay sa akin. Pero nung time na yun din, nung kwan, kumiya ako ng sign, sabi ko, kagagawa ng bahay ko nun, Pastor. Bes, kailangan i-bless yung bahay bago ako tumira doon. Kaya lang ayoko sa pare. Catholic ako pero ayoko sa pare. Sabi ko, sige nga, kung kahit na hindi ako member ng FCC, papayag sila pastor nyo na i-bless yung bahay. Naku, isang sabi lang, sila Pastor Tito, Pastora Lorna, pumunta dito, nag-bless kahit hindi pa po ako umaatin noon. Kaya sabi ko, nabilib ako kung sa ibang ano ito, sabi ko, mahihirapan ka pang magtawag ng pari, magbabayad ka pa. Eh sila sabi, wala kang i-prepare, walang bayad, sa libre lahat. Nabilib ako noon palang, Pastor. Talagang sabi ko, ay, iba dito ah. Sabi ko, napaisip ako, iba dito ah. Naalala niyo ba yung unang dalo niyo nung dinala kayo sa FCC Bunglat? Opo, after nung blessing, nung Sunday na, umaten na ako noon, Pastor. Tapos, tamang-tama din that time, grabe yung pinagdadaanan ko talaga sa buhay. Yung talagang lost soul ang tawag ko sa akin eh. Kasi wala akong inaatinan every Sunday eh. Although naniniwala ako na my Lord, at hindi rin ako sumasamba sa Diyos-Diyosan kasi dati nung high school ako, Pastor, nadoktrinahan ako ng iglesia. Pero hindi ako tumuloy. Pero parang na-open na rin yung mata ko na it's a sin na magsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya ayoko umatin sa church namin, sa Catholic. Although nabinyagan ako sa Catholic kasi ayoko. Kaya wala akong inaatinan. Kaya ang tingin ko sa sarili ko is lost soul. Kasi
wala akong inaatin ng church. Although alam kong alam may Diyos, pero wala yung gaya ngayon na ang saya, na ang sarap na may bago kang kapamilya, hindi lang kwan. Napakasarap sa pakiramdam. So nung nag-atin ako ng pastor, iyak ako ng iyak. Doon ko naramdaman talaga, unang atin ko pa lang, iyak ako ng iyak kasi nga may pinagdadaanan ako noon na napakabigat. Mamaya ikikwento ko po yun. Iniyak ko lahat kay Lord. Naalala niyo po ba yun kung anong araw o date na yung unang talo niyo? Hindi ko ba't kung daan pa sa 2014 yun, Pastor. Mga May, mga ganyan. Opo, talagang iniyak ko lahat. Yung parang ibinuhos ko lahat noon. Tapos yung sa worship pa lang yun, iyak ako yan ng iyak talaga, Pastor. Iyak ako ng iyak. Sabi ko, iba. Naramdaman ko talaga agad ang Holy Spirit. Talagang, siguro pinadaan ako sa bagyong yun para talagang isurrender ko na sa kanya, na kailalanin ko siya. Kasi dati ang ginusus ko yung asawa ko. Yung ex-husband ko, I mean. Hindi ako nag-aatin ng church talaga. Kaya iniyak ko nun talaga. Iniyak ko sobra-sobra kay Lord. At nanalangin ako talaga, Pastor, talagang sinurrender ko sa kanya yung sarili ko nun. At nung pag-uwi ko sa bahay, ang tanong agad ng ate ko, "Kumusta, sis?" Sabi ko, "Sis, iba doon." Sabi ko. Hanggang sa sumunod na mga Sunday, Pastor, kasama ko na ang ate ko nun. So, yun po. Praise the Lord. Napakaganda talaga nga tayo ay may kanya-kanya tayong kwento kung paano tayo tinawag ng Panginoon. At alam mo, yun ang dahilan kung bakit siya napako doon sa krus ng Kalbaryo. Sa ngayon, we are remembering what He has done. Kasi alam mo, ang nais ng Panginoong Jesus ay ang lahat ay makasama sa kanyang kaharian. No? Ayaw niya na ni isa ay mapahamak. Kaya ganun na lamang ang kanyang pagmamahal, no? Na sumunod sa Ama. At 2,000 years ago, siya po ay ipinako sa krus ng Kalbaryo. Tapos namatay, nilibing, at sa pangatlong araw ay nabuhay na magmuli. At ngayon po ay nakaupo sa kanan luklukan ng Ama, no? Interceding for all of us, kasi gusto niya talaga ni isa walang mapupunta sa impyerno, kundi lahat mapupunta sa langit, no po. So praise God, sapagkat nung panahon na yun ay sa dami mo ng problema ay ang pinuntahan mo ay si Lord, hindi kung sino-sino. No? So excited kami na mapakinggan yung himala na ginawa ng Panginoon sa iyong buhay. Pwede ba i-share mo sa amin ngayon? It's my pleasure po, Pastor, na i-share talaga, ibida kung ano ang ginawa ni Lord sa buhay ko mula umpisa nung makilala ko siya. So, umpisaan ko na po, Pastor. Ready na ba ang lahat na makinig ng aking kwento na roller coaster ride? Amen. Bali, lumaki po ako sa pamilyang hindi maganda. Kasi both parents ko, hindi din kami pinalaking yung maka-Diyos ba. Yung kasi si tatay ko, Lasenggo. Ang tatay ko, Lasenggo. Nanay ko, busy sa paglalabandera, paghahanap buhay. Kasi ang binibisyo ng tatay ko is pag-iinom. So parang kami, wala yung mga yung relationship kay God. Parang ang gulo ng family. Yung lumaki ako sa pamilyang manginginom ang tatay ko, battered wife ang nanay ko. Kaya sa experience na yun, sabi ko sa sarili ko, magsusumikap ako na tapusin ang pag-aaral ko para hindi ako maging kagaya ng nanay ko na labandera, na hirap na hirap. Tapos sabi ko, magtatapos ako sa pag-aaral. At ang dream ko talaga, Pastor, is yung magkaroon ng happy and complete family. Yung sabi ko, kung ano man yung kinamulatan kong family, ayoko nang mangyari yun sa family ko, sabi ko talaga. Although, as in, wala kaming relationship kay Lord. Hindi kami nagmamas, hindi gaya ng ibang family na sabay-sabay mag... Parang, sa part ng puso ko, naiingit ako na pag may nakikita akong family, complete family, masaya sila, nag-church, ganyan. Talagang, sabi ko, dream ko din balang araw na kuan, na magkaroon ng complete family na sama-samang mag-church. So yun nga, nagsikap ako, nagtapos ako, at sa limang magkakapatid, pang-apat po ako,
bali ako lang po yung professional. Kasi yung tatlo, kasi nga magulo yung family namin, mas ginusto nilang lumayo, nagpunta na sila ng Maynila, yung mga ate ko. Kaya, kumbaga sa aming apat, ako yung nakapagtapos, medyo may pagkamayabang pa ako ng pastor. Parang alam niyo yung, dahil ako lang yung may natapos, parang ako yung, imbis na, kasi pangalawa ako sa bunso, parang mas marunong pa ako sa mga pananganay ko. Kasi, syempre, parang gano'n yung ako, wala akong relasyon sa Diyos kasi eh, kaya medyo may pagkamayabang ako. Feeling ko ako lagi ang tama, mga ganyan. Ganyan ako lumaki. Feeling ko ako yung laging marunong, laging panalo, kasi nga, ako lang yung nakapagtapos. Tapos, yung ate ko din, kasi walang relasyon sa Diyos, Pastor. Panganay namin, nagpunta ng Maynila, makipagtanan. Imbis na itulungan ang magulang namin, iahon kami sa kahirapan, kasi nga walang relasyon sa Diyos, nakipagtanan yan. Kaya lang, ang ending, Pastor, ng babae yung asawa niya, iniwan siya ng dalawang anak, kaya na broken family. So yun, ang naging kahinaan. Tapos yung pangalawang ate ko din, na nagpunta ng Maynila, wala ding relasyon sa Diyos, nakilibin lang din. Tapos nagloko yung asawa, naghiwalay din sila, mayroon po silang isang anak. So broken family din. Tapos ito na ako. Ako naman, mas lalong parang tumaas yung ano ko sa sarili ko kasi ako lang yung parang pastor na tumupad sa pangarap ng mga magulang ko na maihatid sila sa altar. Aba, sa feeling blessed na naman ako. Aba, iba ako. Parang gan, parang, aba, I'm so blessed compared sa mga sisters ko. Parang ganon. Kasi ako yung nagbigay talaga ng katuparan na sabi nila, ilan, apat kaming anak na babae. Yung pangalawa, matagal nag-asawa yung pastor kasi sila yung nag-alaga ng mga anak, yung anak ko. Sa apat na magkakapatid, parang ako lang yung talagang iniharap sa altar. Pero, ano yun, yung parang, ang tawag dito, yung, ito na, i-confess ko na lahat. Kasi nga wala ako sa relationship kay Lord dati. Nag-practice ako ng premarital sex. Kasi wala ka sa, hindi ko pa alam nun, nakasalanan yung ganun sa premarital. Kaya bago ako ikasal, may nangyari na sa amin, ganyan. Tapos, ngayon ko lang na-realize na kay Lord na ako na mali pala yun. Kaya, yun. So yun, ang saya-saya ng araw na yun nung ihatid ako sa altar ng tatay ko na, aba, feeling blessed nga ako na, aba, sa aming apat na magkakapatid, ako lang yung nagbigay ng katuparan ng kwan. So yun, ang saya-saya ko po, Pastor. Kala ko, feeling blessed talaga ako. Tapos, year 2008 yun, Pastor, nung ikinasal ako, 2008. Yun nga lang, ang mister ko is nagtatrabaho sa Korea. Akala ko noon, mahal na mahal ako, natapat siya. Na, kasi laging, talagang laging tumatawag, ganyan-ganyan. 2008 yun, nung ikasal kami. Luckily, after namin ikasal, Pastor, prima siya dito. Nung umalis siya, nabuntis na ako noon, praise God, kasi naiwanan ako ng baby. Pero ang masakit doon is nabuntis akong mag-isa, walang nag-aalaga sa akin. Nagpabinyag akong mag-isa. Lahat ako mag-isa. Kasi nasa Korea nga yung asawa ko. Nung sinabi kong magpapabinyag ako at magpapa first birthday, antayin kita, sabi ko. Pagsabayin na lang natin. Ang sabi niya, hindi daw siya pinayagan. Pero ang totoo pala, umuwi siya ng 2008 yun. Nanganak ako 2010. Pastor, tapos hindi siya umuwi. Umuwi siya 3 years old na yung anak namin. Ganon siya katagal umuwi. Na nakakapagtaka kasi before, nakakauwi naman siya. Hindi ganon katagal. So, pero lahat ng sinasabi niya, pinapanaywalaan ko kasi ang laki ng trust ko sa kanya. Parang siya nga ang genius ko, Pastor, yung pag nagpapadala ng pera. O, syempre, nasa abroad, yung nabibili ko lahat, wala akong problema, napuprovide niya lahat. Kala ko okay na, feeling blessed na naman ako. Hindi ko alam na meron siyang ginagawa doon na mali.
So, umuwi lang siya after ma-finish contract po siya, Pastor, 2013. 3 years old na yung anak namin. Tandang-tanda ko pa noon, November. November 2013, umuwi siya. Siyempre, ang una kong ginawa, Pastor, kasi di ba ang dream ko, complete and happy family. Nagpa-studio kami agad, yung kaming tatlo. Nagpa-picture-picture, ganyan. Kala ko talagang ang life ko noon talaga, kahit wala ako kay Lord, parang feeling ko, feeling blessed ako. De, saya-saya ako noon. December 27 to be exact, doon na nag-umpisang gumuho lahat nung akala kong perfect na life na meron ako. Kasi meron pong nagtag sa akin sa Facebook, una picture ng buntis na babae, akbay-akbay ng mister ko. So iyak ako nun, Pastor, kasi naalala ko yung time na nagbuntis ako mag-isa, na walang nag-alaga sa akin, tas makikita ko ganun. Another picture is binyagan naman, Pastor, sa Korea. Akbay ulit ni mister ko yung babaeng may hawak ng baby. So, tinag yun sa akin sa Facebook. Talagang grabe, gumuho lahat ng mundo ko. Yung kasi wala pa ako kay Lord nun. Alam nyo kung anong naging ginawa ko dahil sa nalaman kong yun na napakasakit na pangyayari sa buhay ko. Kasi wala ako sa Lord nun. Alam nyo, Pastor, ang tinakbuhan ko, umiinom ako ng alak kahit tanghaling tapat para makalimot sa sobrang sakit. Tapos, minsan pa, sinubukan ko din magpasagasa sa kalsada. Kasi wala akong matakbuhan. Parang feeling ko, gumuho lahat. Yung complete family na akala ko, blessed ako na ako, kumpleto ang family ko compared sa mga ate ko na puro sila broken family. Yun pala, pati rin ako magiging ganun. Parang sabi ko, hindi ko ina-expect kasi binigay ko naman lahat. Talagang iniyak ko talaga lahat. Yun yung time, Pastor, na nag-surrender na ako ng Lord. Nung nasaktan ako ng sobra-sobra, yung talagang my heart is broken into pieces talaga. As in, durug na durug ako ng Pastor, wala akong matakbuhan. So dun yung time na umuo na ako, na umatin ako ng FCC Bumlat. At dun ko iniyak lahat, Pastor. Tandang-tanda ko pa yung music noon, yung I know you love me. Yung parang sabi ko, Lord, kahit na ganito yung ginawa mo, siguro mahal mo pa din ako, sabi ko. Iniyak ko talaga yung first time na umatin ako, Pastor. Yun yung pagsubok na pinagdaanan ko, na kasi si yung ex-husband ko yung ginawa kong Diyos kasi dati eh, sa kanya umikot yung mundo ko. Hindi ko naaalala si Lord, basta tuloy ang padala o lahat na pro-provide niya. Kumbaga siya ang naging focus ko, kaya nung nalaman ko yung panloloko niya, talagang shattered, lahat shattered dreams, broken hearted ako ng sobra-sobra. And that's the time na hinanap ko si Lord. That's the time na umatin ako sa FCC Church kasi I feel lost talaga. I feel lost. Hindi ko alam ang gagawin ko. Talagang grabe yung sobrang-sobrang sakit. Grabe pala yun. Yun yung pinakamasakit na feeling kong pagdadaanan ng babae. Yung lokohin ng isang taong pinagkatiwalaan mo ng lubos, minahal mo ng lubos. Tapos yun. Nalaman ko pa si Pastor yun. Yun nga, meron siyang babae. Tapos isang taon lang ang pagitan ng anak namin. So grabe, napakasakit, sabi ko, kasi tiniis ko lahat na magkalayo kami, tas iniyak ko lahat kay Lord. Tas alam niyo, Pastor, nilaban ko pa po kasi sabi nga nila yung pagpinagsama ng Diyos, although hindi ko naman ina-acknowledge kasi sa Catholic po kami ikinasal, wag, hindi na pwedeng paghiwalay ng tao, pero sabi ko sobra-sobra yung sakit, Pastor. Nilaban ko siya nung humingi siya ng tawad sa akin. Tinanggap ko pa naman. Kaso nung po, bumalik siya sa Korea, ng babae na naman, andun pala ulit yung babae, diretso sila. So parang, sabi ko, sobra na, Lord. Sabi ko, hindi ko na kayang ilaban ito. Kasi, apektado na ako eh. Butot balat ako nun, Pastor, nung dumadaan ako nung time na yun, 2014. Sobrang butot balat ako nung inilalaban ko pa yung marriage namin para sa anak sana namin. Kaso, anong turning point, bakit ako bumitaw na? Kasi yung anak ko, Pastor, nung nakita niya akong umiiyak, hanggang school, dala-dala niya yun, umiiyak siya. Kaya sabi ko, toxic na masyado, pati anak ko, apektado na. Kaya sabi ko, kinausap ko si Lord, Lord, hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya makipagbalikan. Alam nyo naman, nilaban ko, pero hindi ko na kaya. Kasi once the trust is lost, talagang hindi ka na magkakaroon ng peace of mind. Yung lalo LDR kami. Kaya sabi ko, Lord,
huwag mo na pong hilingin na isave ko yung marriage ko kasi hindi ko na kaya. Baka ikamatay ko pa ng maaga sa pangungun submission, sabi ko. Ang pinag-pray ko na lang po that time is, Lord, kung will mo na ano, bigyan mo na lang ako ng bagong mamahalin ko, bagong pagkakatiwalaan ko. In-specify ko pa lahat ng qualities. Gusto ko, sabi ko, gusto ko, Lord, yung ano ah, yung nagtatrabaho na din sa gobyerno para hindi na siya aalis. Kasi natroma na ako sa LDR, sabi ko. Gusto ko, Lord, matangkad, macho, guwapo. Talagang very specific ako. So that was 2014, ano po. 2016, yun. Gumawa si Lord na pinakilala niya sa akin yung lalaking inihanda niya. Hindi po maniniwala ang lahat, pero nagkakilala lang po kami sa dating app. Dating app, talagang small world. Nagtatrabaho siya nun sa Maynila, Coast Guard na siya. Tapos yun. Yun nga, yung parang sabi ko, siguro binulungan siya ni Lord na siya yung magmahal sa aming mag-ina kasi sino ba naman ako para mahalin? Single mom na nga. Eh siya, binata. Maganda ang trabaho. Nasa gobyerno. The answered prayer yun, pastor. Di ba lahat? Matangkad. Dragon boat player. Macho. Parang yung lahat ng pinag-pray ko, napakabuti ni Lord. Binigay niya. Minahal kaming mag-ina. So ito po, nung nakilala ko siya, doon ako nag-umpisa na mag-file ng annulment. Si Lord, hindi naman niya agad din binigay na mag-grant yung annulment ko. Alam niyo po, tinest niya yung patience ko kasi ako po yung taong napaka-iksi ng pasensya. Yung gusto ko agad-agad, meron, ganyan. The more na atat na atat akong ma-annul, kasi gusto ko siyempre, kasal na ulit pastor, gusto ko maayos, ganyan. The more na atat akong mag-grant yung annulment ko, naku po, 5 beses po akong napuspon sa pag-upo na sa trial court. Ganon katagal. Imagine, 2017 ko pinail yung annulment ko. Kailan binigginrat ni Lord? 2019. So, 2 years of waiting po talaga yun. Yung dun ako sinubo, umiyak-iyak ako na yung tipong, Lord, ready na akong mag-testify sa court. Tapos mamaya, pa na naman, postpone. Sabi ng attorney ko, alam mo, ikaw lang yung unang kliyente ko na nakabingo daw, nakabingo kasi 5 postponement ng testimony sa trial court. Kaya, kahit nasa Lord na ako noon, nakakilala na ako, Christian na ako, talagang pinadaan pa din ako ni Lord na magintay ako ng matagal kasi nga, binibuild niya pala yung character ko para maging patient ako kasi dati talaga, hot-tempered ako, mabilis akong mainit, ganyan. So, talagang gagawa si Lord ng paraan eh, para matest yung patience natin. Pinatagal niya eh. Talagang ang tagal, 2 years yun. And praise God, birthday ko noon, ang alam ko, nag-pray ako kay Lord. Sabi ko, Lord, ibigay mo ng regalo ito sa akin, yung mag-grant yung annulment ko para totally maayos na, sabi ko. And May 2019 po, tinawagan ako ng attorney ko, praise God, annulled na ako. Sabi niya, you are free na. Sabi, granted na ang annulment. So, December po, 2019, nagpakasal po kami ng asawa ko. Pero, alam niyo po, ang dami naming pinagdaanan. Hindi ibig sabihin pala na kahit Christian ka na, kwan ka na, safe ka na. Hindi pala ganun. Kasi alam niyo, after nung happiness ko na maikasal ako, ganyan, 2018, na hospital ang nanay ko, bigla siyang nagkaroon po ng seizure. Yung nangisay siya na mahihimatay, so pagsubok na naman yun, na sumubok sa aming magkakapatid. Nagka-seizure siya, ilang beses siyang hospital, June, July, August, talagang, sila pastor din talagang very thankful kami na sila yung tumulong din sa amin, nag-pray over. Akala namin nun mamamatay na ang nanay ko, pero inilaban ko sa, sabi ng mga kapatid ko, sis, i-let go muna si nanay. Sabi ko, hindi. Hindi ko pa kayang mawala si nanay. Wala na tayong pera. Hindi. Sabi ko talagang nung sinugod namin sa ospital, ayaw na sana ng mga kapatid namin. Kasi si nanay ko noon nilalanggam na, hindi na niya alam yung oras. Yung parang yung mga signs na daw na mamamaalam na. Pero ako, talagang nilaban ko kay Lord. Alam niyo, that last time na kinumpay namin siya sa ospital, na-restore si nanay sa kanyang kwan. At hanggang ngayon, ang lakas-lakas niya, 81 na niya ngayon.
78 siya nung talagang, praise God, talagang pinatunayan muli ni Lord na pag hindi tayo bibitaw sa pananampalataya natin, yung pinagpipray natin ibibigay niya. Kaya sabi ko, Lord, hindi pa ako ready, mawala, nanay ko, pagalingin mo siya. Ang pinagaling niya po, thank God, talaga. Kaya sabi ko sa mga ate ko, tignan nyo, gusto nyo. Bumitaw agad, parang ganun eh. Pero ako talaga, hindi ko ni-let go. Sabi ko, ilalaban ko to sa pananampalataya ko. Sabi ko, kahit wala ng pera, ipro-provide yan ni Lord. Talagang, so yun po, 2018, na hospital ang nanay ko, magkakusunod yan, pero ni-restore ni Lord ang kanyang health. At hanggang ngayon, malakas na malakas po, at 81 years old po ang nanay ko ngayon. So, 2018 yun. And then, 2018, oh, masaya na naman, puro ako pasyal. Puro ako pasyal dito, pasyal doon. Until such time na sinabihan ako ni Pastor Tito, sis, baka kaya mo nang tumayo sa harap, mag-share ng gospel. Sabi ko, Pastor, hindi ko kayang pagsabayin yung pagtuturo ko. Ang hirap-hirap, sabi ko. Saka na lang, Pastor, pag retired na ako. Pag 60 years old na po, sabi ko, lahat ng oras ko, ididibo ko lahat yan kay Lord. Sabi ko. So yun yun. Adi, tinigalan ako ni Pastor kasi yun nga ang sinabi ko. Sabi ni Pastor, ang tagal pa noon, pero hindi na ako, kwan, sige, pinabayaan mo na ako. Pasyal na naman ako. Pasyal, pasyal. And then, June 2020, yung tatay kong pinakalasing ko sa lahat, na pinagpipray naming magkakapatid, kasi simula nung naborn again ako, Pastor, nadala ko na ang ate ko, pati yung ate kong nasa Singapore na black sheep yan dati. Talagang ang puro alam nun, lakwatsa, inom, barkada. Pero nung pinakilala ko si Jesus sa kanya, sabi ko, sis, maghanap ka ng born again church dyan. Itong ate kong ito na pangatlo, ngayon napaka-active na niya sa church niya, Pastor. May mga cell group na siya, talagang nag-share na din siya. Black sheep yun dati, Pastor, true phone lang. Sabi ko, maghanap ka ng born again church dyan, kilalanin mo ang Lord. Kasi lost, ano siya, yung lost sheep siya. Talagang nawawalang tupa siya. Sabi ko, ayusin mo yung buhay mo. Napakadamo nun, Pastor, dati. Eh ngayon, talagang siya yung bukas palad. To provide, tagabigay ng pang... Dati yun, kanya yung pera niya. Kaya makikita din po natin, hindi lang po ako ang binago ng Panginoon. Lahat ng mga kapatid ko na nakakilala kay Lord, binago din ni Lord. Na dati, masyado silang madamo, lagi kami nag-iingitan, nag-aaway. Ngayon, okay na kami dahil kay Lord, pinag-isa niya kami talaga. So yun, oh, saya-saya na naman. Ito na naman ang pagsubok. Kasi nga, pag Christian tayo, talagang didik-dikin ka. Pero, sa ngayon, at this point in my life, pag ibabalik ko lahat yung mga pinagdaanan ko, purpose pala ni Lord yun para patatagin ako. Kaya pinadaan niya ako sa maraming pagsubok. Yung tatay kong lasenggo na kay tagal namin pinagpipray, sorry Lord, pero alam niyo, dumating po kami sa point na, Lord, kunin niyo na yung tatay namin kung hindi rin lang magbabago. Kasi sawang-sawa na kami, sabi namin, mula pag kasilang namin, lasenggo na, ang gulo-gulo lang buhay namin, pupunta siya sa bahay namin, aawayin ang nanay namin, parang may... Ang tawag namin, Pastor, noon, pag nag-aaway niya sila, may shooting na naman yung mag-asawa. Naghahabulan ng itak, susuntukin si nanay ko. Ay nako, kaya sabi namin, Lord, ang tagal-tagal namin nagpipray na sa'yo, nagwaguhin ang tatay namin. Kung hindi mo babaguhin, kunin mo na siya. Kasi ay sabi namin, Pastor, siya lang naman ang nagpapagulo sa buhay namin. Kasi okay na kaming magkakapatid eh. Naayos na eh. Tapos siya lang yung... Siya lang yung nagpapagulo na inom ng inom. Alam niyo, Pastor, yung sabi ko, dumating ako sa pinainaway ko ang tatay ko. Binibigyan niyo ko ng kahihiyan. Teacher ako, sabi ko. Tinuturo ko sa mga bata na bawal uminom. Tapos makikita nila kayo sa kalye na lasing na lasing. Pag piyesta yun, Pastor, hiyang-hiya ako. Sasayaw doon na lasing sa school. E di siyempre hiyang-hiya ako. Matutulog sa daan. Kaya sabi, yun yung burden namin dati, Pastor, na hindi rin agad binigay agad-agad ni Lord na sagutin na mati, mabago si tatay. Alam niyo, may ginawa siya para mabago si tatay. May binaril si tatay ng isko, yung parang maliit lang naman na baril niya, yung mahaba. Iskupita ang tawag sa Pangasinan. Binaril niya nung lasing siya. E di iyak ako ng iyak nung tawagan ako ng kagawad kasi pumunta na yung mga pulis para dakpin siya.
Nakulong ang tatay ko at the age of ilang taon siya nun. Sabi namin ko, kailan kayo tumanda? Tapos ang word pa namin nun, bahala kayo sa buhay nyo. Ginusto nyo yan, wala kaming pakialam. Pero sa bunga nga lang pala yun. Pag andun ka na sa actual, hindi mo rin pala matitiis ang tatay mo. Pero grabe ang iyak ko nun kasi sabi ko, tay, kung kailan kayo tumanda, nakulong siya. Kapusasan, pero yun pala pastor, yun yung way ni Lord para i-rehab siya sa kulungan. Kasi sabi ng tatay, pag nasa labas daw siya, gustong gusto niya yung pigilan, kaya hindi niya mapigilan yung sarili niyang uminom kasi nga addict na yung katawan niya. Pero nung nasa kulungan siya, walang alam. Na-rehab siya ng parang 2 weeks. Tapos, good thing is, pinasyalan din sila ni pastor, nila pastora, napatanggap din po yung mga preso doon sa kulungan nung dinalaw nila si tatay ko. Iyak nang iyak si tatay ko nung pinag-pray over nila pastor. Tapos sabi niya noon, baka labas lang ako rito. Lahat ng natitirang buhay ko ilalaan ko na sa Panginoon at sa mga anak ko. Sabi niya, babawi ako. Pero grabe din yung hirap ng loob ko noon pastor kasi yung lalapit ka dun sa naagrabyado, yung biktima, talagang nagmakaawa ako. Kinalimutin ko yan na master teacher. Ako talagang nakiusap ako na matanda na ang tatay ko, ganyan-ganyan. Talagang iyak ako ng iyak. Mag-isa pa ako noon kasi ang asawa ko wala dito. Tapos ito pa pastor, ang dahilan ni Lord. That time, nung makulong ang tatay ko, magkakaaway na naman kami magkakapatid. May hindi kami pagkakasunduan na naman. Parang yun yung ginawa ni Lord para ma-reunite na naman kami. Dahil sa pagsubok na yun, nung nakulong tatay namin, yung dating naka-block na ate ko, unblock. Tapos yun, nag-usap-usap kami. Doon kami nag-reunite na naman para ma-resolve yung problem namin sa tatay namin. And thankfully, nung makalabas si tatay sa kulungan, hindi na nga siya uminom. Sabi ko, praise God! Sabi namin, ito na yung pinakaaantay natin na time na hindi na siya iinom. Tahimik na ang buhay natin. Ganyan. So, ano yun, tandang-tanda ko yun, June 2020 yun, nung makulong siya. Kaya nung nag-birthday siya, pastor, ng March, parang bagong buhay niya, parang bagong silang ulit siya. First time namin na ang tatay namin, talagang hinandaan namin ng napakarami. First time yun. Kasi galit na galit kami sa kanya dati. Pag birthday niya, oh, birthday niya lang, wala na, wala kaming pake. Pero nung nagbago siya, parang na-born again nga, yung parang ibang tao na siya, oh, parang ito na yung bagong birthday niyo. Talagang hinandaan namin siya. Sayang-saya, praise God, ito na yung inaantay namin, pinaka-aasam-asam namin. Pero, yun nga, hindi porket asa Panginoon ka na is all smooth. Meron na namang rough road. Wala pang isang taon, ang sumunod naman na pagsubok po sa amin is na-stroke si tatay. Akala namin noon katapusan na rin niya. Pero from bedridden na sinusubuan dahil sa faith din namin kay Lord, ngayon nagta-tricycle na ulit siya. Naihahatid sundo niya po ako sa school. Yung sabi niya, ang ilalaan na niya yung buhay niya, yung natitirang buhay niya, yun ngayon ginagawa niya. Siya ang tagahatid at sundo ko sa school ngayon, pastor, habang pagwala ang asawa ko. At hindi na rin siya talaga nag-iinom. Imagine, pastor, yung bedridden. Kaya sabi ko, yung kayang gawin ni Lord noon, kayang-kaya niyang gawin hanggang ngayon. Kaya si tatay ko na dating bedridden, na naka-pampers yan, ngayon nakakalakad. Praise God. Malakas. Talagang napakabuti ng Panginoon. Kahit na dumadaan tayo sa mga pagsubok, mga kapatid, yung pagsubok na yun, yung paraan ni Lord para patatagin tayo. So yun, nakaraos na naman si tatay. After the rough road, smooth na naman, pasyal ako dito, pasyal doon, happy-happy, ganyan-ganyan. Tapos sabihan na naman ako ni Pastor Tito, sis, tumayo ka na, mag-share ka na ng kwan, sabi, gospel. Pastor, sabi ko na naman, di ko kaya talagang pagsabihin, taka limited lang yung kaalaman ko sa Bible. Yung mga excuses ko, Pastor, hindi pa ako ready. Basta pag promise ko yan, pag age 60 ako, saka ako maglilingkod kay Lord, sa kanya na lahat yung oras ko. Pero wag ka, weekly may post ako, pasyal dito, pasyal doon. Hanggang dumating sa time na para akong si Jonah na tumatakbo sa
sa utos ng Panginoon, yung tinatakbuhan ko siya. So anong ginawa niya? Sabi nga sa Bible, pag anak ka ni Lord, idisiplinahin ka niya. Gagawa siya ng way para iparealize sa'yo na mali ka. So June 2023, mga kapatid, na-diagnose po ako with stage 3A breast cancer. Late na kasi sa kapapasyal ko, kahit na nakapa ko na yung bukol, deadma lang ako. Pero nung may masakit na, saka ako lang naalalang magpa-check up at yun nga po, stage 3 na po ako. Inoperahan po ako ng June 17, 2023, tinanggal yung left breast ko. May 15 lymph nodes ako nung inoperahan ako kami mag-asawa lang. Inilihim namin sa mga magulang namin na may pinagdadaanan ako kasi ang inisip namin nung una, baka hindi nila kayanin at sumabay pa sila na kasi may pareho silang may maintenance. So, kami lang ang nagpa-hospital na mag-asawa ako, inoperahan po ako noon. Alam niyo po, grabe yung realization ko that time. Iyak ako ng iyak. Doon ko na-realize, Pastor, yung mga pagkakamali ko kasi may pagka... Kung ako yung may pagka... Tingin ko ang taas ng tingin ko sa sarili ko. Ako yung pinakamagaling sa magkakapatid. Ako ang pinakamatalino. Ganyan, ultimo yung sa asawa ko. Kumbaga, hindi ako nagpapasapok sa kanya. That time talagang lumhod ako, humingi ako ng tawad. Sabi ko, patawarin ako. Sabi ko, na-realize ko na yung mga pagkakamali ko, yung mga mani-ugali ko na dapat kong baguhin. At ito pa, binigyan ako ni Lord ng sakit to make me realize na hindi ko hawak yung buhay ko. Kasi nagplano ako na at the age of 60. Sabi ni Lord sa akin, ang mensahe ni Lord, anak, how sure you are that you are still alive at age 60? Why wait up to age 60 if you can do it now? Kaya binigyan niya ako ng sakit. Nung nagkasakit ako, dun ko na-realize yung essence ng buhay ko na, Lord, sabi ko, I surrender myself to you. Susundin na kita. Susundin na kita, uunahin na kita. Kasi ang mali ang inaamin ko, Lord, sabi ko na mali ang decision ko na inuna kong maglingkod sa tao. Inuna ko ang trabaho ko. Pinarealize sa akin ni Lord na habang malakas tayo, unahin natin siya. Magsilbi tayo sa kanya kasi bawat araw na buhay tayo mahalaga. Huwag tayong mag-antay na kung kailan hindi na natin kaya saka tayong maglilingkod. At pag dumadaan tayo sa mga pagsubok, mga kapatid, pag ni-level up yung problem, kasi gaya ko, from stage 3A, sa katigasan ng ulo ko na ayaw kong magpa-chemo, ayaw kong magpa-radiation, kasi takot ako, sabi ko baka mamatay ako lalo sa mga napapanood ko na mga nagpapa-chemo. Inilaban ko sa pananampalataya, pinray over ako, tas puro herbal. Tas sabi, tingnan natin kung umi-epekto yung herbal, magpa-PET scan ka. Akala ko, okay na ako. Yun pala, dahil sa hindi ako nagsumunod sa protocol, may kumalat po sa baga ko, tsaka dito sa ribcage ko. So from stage 3A, sabi ng doktor sa akin, stage 4 ka na. Pero alam nyo po, iba pag nasa kay Lord ka. Pag malaki yung pananampalataya mo, hindi ka, you will not be shaken. Alam nyo, sabi ko, cancer lang yan. Si Lord nga, pinagaling niya, pati yung patay na. Sabi ko, alam nyo po, yung mga ate ko, nag-iiyakan. Pero ako, okay ako, sabi ko. Kaya, mas lumakas yung loob nila nung nakikita nila na hindi ako pinanghihinaan ng loob. Even stage 4 na po ako. Look at me now po. Never po ako nag-live sa work. Patuloy po ako nag-go-work. Patuloy ko pong ginagampanan yung trabaho. Malakas ako by the grace of God. Kaya sabi ko, Lord, ito yung purpose mo siguro. Kaya excited akong mag-testimony, Pastor eh. Kasi yung test na yan, kako magiging testimony at makikita ng lahat how good is our God na stage 4 with lungs and bones metastasis, pero I am here strong by the grace of God. Napakabuti ng Panginoon. Kaya siguro kaya tumatag din ako ng ganito, Pastor, kasi nga sa mga dami kong pinagdaanan.
So yung mga pinagdadaanan natin mga kapatid, yan yung way ni Lord para mas patatagin tayo. Pag mas may malaking bagyong darating, hindi na natin iindahin. And if we build our house sa rock, which is Jesus, we will not be shaken. No matter how strong the typhoon is, no matter how strong the storm is, mananatili tayong matatag. Kaya, marasyasak na lang yung mga pagkuhan, hindi nila alam, oh, may sakit ka? Di naman halata. Praise God, sabi ko. Oh, how are you? You look great. Sasabihin ng mga supervisor na ano, how are you? I'm good. I'm well by the grace of God. Sabi ko talaga. Nilalaban ko talaga sa faith. Sabi ko, yung cancer na yan, wala yan. Kasi may Lord ako. Kung malaki ang problema natin, mas malaki ang Diyos natin. Basta manampalataya lang tayo mga kapatid. Yun ang pinaka-importante. Faith. Alam nyo pag nanghihina lang naman ako pag umiinom ako ng oral chemotherapy ko. Pero pag nahihirapan ako, anong ginagawa ko? I still praise the Lord. Nagpapatugtog ako ng mga praise and worship song. Sa Kanya ako humihingi ng lakas. Kasi kay Lord lang naman eh. Yung talagang pinanghahawakan ko is yung Isaiah 41 verse 10. Yung, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand. Yun yung pinanghahawakan ko na sa oras ng mga pagsubok, mga kapatid, andyan si Lord, patatagin tayo. Kasi sabi niya, hindi tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kakayanin. Kaya ito sabi ko, kayang-kaya ko to, kaya alam ni Lord na ibigay sa akin, sa aming magkakapatid, ako ang binigyan. Kasi alam niya na kaya ko to. Kasi yung ate kong isa, pastor, grabe ang yaya, yung tipong akala niya mamamatay na ako, tatawanan ko lang siya. Napakabuti ng mga ng Panginoon pa, talaga. Alam niyo pastor, yung kinikwento ko sa inyong ate ko na kundin, yung black sheep na single mom, na ang ganda din na, nung na-born again na din po siya, ang ganda ng buhay niya po ngayon, binagyan siya ng complete family, meron na siyang sariling bahay, yun nga po, active na active siya dun sa Singapore na nag-share ng gospel. Ginamit din siya ni Lord. Lahat ng mga experience, bad experiences niya na ginawa niya, siguradong alat yun din ang kinikwento niya. Talagang binago po kaming buong family. Buong family. Ako yung nag-umpisa, tapos sila sumama na nung makita nila yung pagkakaiba ng walang Diyos at may Diyos sa buhay. Napakabuti ng Panginoon. Ang sarap-sarap. Alam niyo, Pastor, parang sabi ko, Pastor, Tito, sabi ko, dito sa FCC, hindi lang yung parang nagsamba ka lang tapos uwi. May parang extended family. Iba yung pagmamahalan dito sa atin. Sabi ko, compared nyo sa iba na mapapapunta mo lang naman yung kwan kung babayaran mo. Sa atin, pag may sakit, pray over, talagang ibang-iba sa FCC family. Talagang ibang-iba yung talagang sabi ko, Lord, I find my way home. I am no longer a lost sheep. And I thank God for that grace, for that, ano, talaga, binigay niya sa akin. Kaya tingnan niya ako, halata ba na stage 4 ako? Praise God. Praise God. Lord na, no? Lahat ng papuri at pasasalamat ibinabalik ko sa Panginoon. Talagang sa Kanya lang tayo aasa, wala ng iba. Truly, grabe yung pinagdaanan mo, no? Pero tulad ng sinabi mo, paano kalaki ang iyong problema, mas malaki ang Diyos na ating sinasamba. No? Yes. At nakita ko yung buhay mo talaga ay tulad ng sinabi mo, roller coaster. Pero ang nagbibigay ng kalakasan sa iyo is that yung pangako ng Panginoon na hindi yes, tayo iiwanan at hindi pabayaan. So sa iyong kwento, maraming lessons na dapat nating matutunan, no? Ngayong gabi, no? So una, ang isang nakita ko, sabi mo yung unang asawa mo ay ginudyus mo, no? Number one sa buhay mo. So, nakita natin na dapat ang number one sa buhay natin si Lord. Lord. Ako nga, like yung sinasabi, dapat yung number one sa buhay mag-asawa, si Lord. Kasi pag si Lord number one, number two lang yung asawa mo, wala na number three, wala na number four. Kasi si Lord ang number one. Pero pag si asawa ang number one, ay may number two si Lord, may number three, may number four pa.
So, I learned my lesson, Pastor, about that dun sa previous ko ngayon. Alam niyo yung relationship naming dalawang mag-husband ngayon. Alam niyo, Pastor, malapit man, andito man siya or nasa work siya, every night yan, hindi po kami pumapalya na praise and worship, Bible sharing kami, magbabasa kami ng Bible. And then after that, mag-praise and worship kami. And then mag-pray kami sa alitan yan. Kung sa, ako ngayong gabi, next night siya, diretso yan na ganyan. Kaya sabi ko, ibang-iba talaga pag ang sentro ng relasyon natin ay kay Lord. Napakabait ng asawa ko. Napakabait ng binigay ni Lord na asawa talaga, Pastor. Talagang ang sinasabi ko lagi, you're a blessing, you're an angel in disguise. Kasi sobrang, sa lalo na ngayon na may pinagdadaanan kami mag-asawa, sobrang alaga ako sa kanya, Pastor. Napakabait niya. Mahal na mahal din niya yung anak ko na kahit nagaling sa kanya, inako niya na parang kanya. Talagang blessing. Kaya sabi ko, talagang si Lord napakabuti. Aalisin niya yung hindi mo deserve na tao kasi may ipapalit siyang the best. Yes. Basta maging tapat lang tayo sa kanya. Napakabuti ng Panginoon. Sobra. Nakita ko rin na, alam mo, yung pangako ng Panginoon sa kanyang salita. Sabi niya sa Acts 16:31, isa man ang manampalataya sa buong pamilya maliligtas. So, makita mo, yung tatay mo na lasenggo o umagang-umaga. Ay, anak. Pero alam mo, si Lord ay may mga kaparaanan siya kung paano yun niya madala sa kanyang paanan. No? At ang mahalaga doon ay ano man yung pinagdadaanan mo, hindi ka sumusuko at patuloy ka nagtitiwala sa Panginoon. Alam mo, yun din ang sinabi ng Panginoon sa John 16:33 yata na po. Hindi ako nagkakamali. Sabi niya, mismo ang Panginoong Hesus ang nagsabi, in this world, you have a lot of trouble, but take heart, I have overcome it all. Yes. So, ibig sabihin yan, so talaga ang buhay Kristiyano ay makulay, no? Mayroon kang lubak na pinagdadaanan, pero yung kamay ng Panginoon ay laging nakaantabay na kung babagsak ka na, hahawakan ka ng Panginoon. Yung pangako niya na hindi tayo iiwan, hindi tayo pabayaan, ay nandoon. No? So talagang our God is a miracle working God. No? At makita mo nga, na-diagnose ka ulit, no? parang si Job. Eh, no? Ang kagandahan lang sa'yo eh, ano lang eh, taon-taon nang mayroon nangyayari, pero kahit yung isang araw nangyari lahat eh, no? Pero makita natin si Job eh, sa kabila nangyari, hindi niya sinisi si Lord, kundi minahal niya ang Panginoon. So, glory to God sa iyong buhay, bagamat ganun nangyari, ay talagang yung pananampalataya mo ay hindi nanghihina, kundi mas lalong kumakapit. At tama yung sinabi mo na, kwan eh, na you are rooted on the rock. No? Yes. So dapat ang pananampalataya natin ay rooted on the rock, which is our Lord Jesus Christ, no? So alam natin na there are lot of storms sa buhay. Walang ano yan. Talagang sigurado yan na habang nabubuhay tayo, there are lot of storms. Pero ang sabi nga nila, dapat daw para tayong kawayan. Alam mo, kawayan, maraming kawayan diyan sa atin eh, di ba? Yes. Pag ang kawayan, pag may bagyo, sumasayaw lang yan. Kung saan yung hangin, sumasayaw. But after the storm, nakatayo pa rin. Yes. So, kagandahan na nasa Panginoon, after so many storms sa buhay natin, nakatayo pa rin tayo because of the Lord. Huh? Yes. Nga, yung huling na pinagdadaanan mo ngayon, yung stage 4 ka, pero alam ko, pinagaling ka na ng Panginoon kasi our God is a miracle working yes. God. He is a God that heals. No? At alam ko, lahat niyan, dinala niya na doon sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. No? Amen. Yun yung kanyang mission. Eh, no? At alam mo, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Siya ang pumili sa atin. At may purpose. No? At natutuwa ko dahil sa at early age din, na-realize mo na hindi lang ikaw yung nagsasabi ng, ah, Pastor, magli-lingkod ako. Pag-retire na ako. Pag 60 na ako, tsaka magre-retire. Tama yun. Life is short. How should you will reach 60? No? Yeah. Baka mamaya, pag 60 ka na, pre, kaya, ganun, guys. Ibig sabihin, wala na. Ibig sabihin, dapat, while we are strong, we will give our life to God. Kasi yes. nga, at the end of the day, si Lord ang may control ng buhay natin. No? At tulad ng sinabi ng Biblia, pag ang buhay natin ay binibigay natin sa Panginoon, mas lalo tayong bibigyan ng buhay.
Pero pag ang buhay natin ay pinagkakait natin sa Lord, mas lalong mawawala ang buhay. Kaya ibigay natin yung ating buhay sa Panginoon. So, praise the Lord sa lahat ng nangyari. Walang nangyayari sa atin na hindi alam ng Panginoon. Lahat ay parang tanghaling tapat sa Lord. Pero pinaintulutan ng mga bagay na yan kasi mayroon siyang layunin. Ang kanyang layunin is that para maranasan mo ang kanyang kapangyarihan, maranasan mo ang kanyang pagmamahal, at makita ng tao na nakapaligid sa iyo kaano kapangyarihan at ka-great o kadakila ang ating Diyos na sinasamba. Kasi ang gusto niya, mga kapatid, ang Sister Lorna, is that maluwalhati siya at mas marami pang makakilala sa kanya. No, mas marami pang makakilala sa kanya. Kaya ito yung ginagawa natin, mga kapatid, sa Faith Works Christian Church. At truly, we are, tulad ng sinabi mo, we are a family church. Kaya makita mo yung ating tagline, bringing more families closer to God. Yes, no? So, ako po ay like yung ina-advocate yan na pagka tayo nakakilala sa Lord, buong pamilya natin, ipag-pray natin sa Panginoon, dalhin natin sila sa Panginoon, kasi hindi ka magiging masaya sa langit pagka may kulang sa yung isa. Pag yung isang kapatid mo'y wala, na naghihirap doon sa impyerno. Ano, so habang malakas tayo, bigay natin yung buhay natin sa Panginoon. At sa'yo, gusto ko itang tanungin, bukod doon sa nakita ko na lesson sa buhay mo, ano yung pinaka the best na talagang hindi mo makakalimutan na pwedeng maski na anong mawala, basta wag lang yung mawala sa buhay mo? Na-realize ko talaga, Pastor, ngayon na napaka-importante na unahin natin si Lord lagi. Siya yung pinaka-importante sa kahit na anong material na bagay o anong mga trabaho yan. Unahin natin si Lord. I-priority natin si Lord habang malakas pa tayo. Kasi pag wala na tayong chance, hindi na natin maibabalik yun. So habang binibigyan po tayo ng pagkakataon na mag-serve sa Kanya, binibigyan tayo ng chance para mas malapit sa Kanya, kunin natin yun, huwag nating talikuran. Yes. Habang may takas tayo, bigay natin sa Lord. Unahin natin sa Kanya. Kasi darating ang panahon na mawawalan tayo ng lakas, hindi na tayo pwede makakalakad, hindi na tayo pwede makapagsalita, mamimiss natin yung opportunity na yun. Po. So, okay. Praise God. Maraming salamat sa buhay mo, Sister Lorna. At my prayer is that gamitin ka ng Panginoon mightily sa FCC Rojas. At alam mo, walang masyadong katulong si Pastor Tito dyan. At alam mo, ang marching order ko sa Pastor Tito, Pastor Lorna, tsaka lahat ng mga pastors dyan sa San Carlos is that ang buong San Carlos ay madala natin sa paanan ng Panginoon hanggang sa mag-expand tayo sa Pangasinan, hanggang sa where the Lord wants us to bring. No? So, praise God. Maraming salamat, kapatid. And can we pray bago tayo mag-close? Yeah. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, maraming salamat po sa yung ginawang himala sa buhay ni Sister Lorna in the name of Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat sa panahon na nasa ay nasa valley, Panginoon, hindi niyo siya iniwan, hindi niyo siya pinabayaan, kundi, Panginoon, ginabayan niyo siya in the name of Jesus. Lord, nananampalataya ako, Panginoon, na yung breast cancer na yan ay pangalan lang, at ang cancer na yan ay yuyuko sa pangalang Jesus, na kung saan yung cancer na yan ay dinala na ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. Na nung sinabi ng Panginoon na it is finished, truly it is finished, O God, that lahat ng sakit na yan ay yuyuko sa pangalang Jesus. Kaya Lord, sa oras na ito, I declare healing. Jesus, I declare healing sa aking kapatid na si Sister Lorna in the name of Jesus. At Lord, maging yung mga kapatid ko na nanonood ngayong hapon na ito, Panginoon, ngayong gabi na ito, O God. Lord, kung mayroon man silang karamdaman sa oras na ito, Panginoon, tulad na sinabi nyo, kayo ay bumaba dito sa lupa upang i-meet ang needs ng mga tao, Panginoon.
noong kayo nandito sa lupa, lahat ng may sakit, kinagagaling nyo. Panginoon, ang dalangin ko sa oras na ito, saan man, anuman ang kanilang karamdaman sa lahat ng nanonood sa oras na ito, Panginoon, katagpuin nyo sila sa oras na ito. Pagalingin nyo sila, Panginoon, in the name of Jesus. In the name of Jesus. And right now, I release, in the name of Jesus, the divine healing that comes from Amen. God. In the name of Jesus. That lahat ng sakit na yan ay dinala na ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. In the name of Jesus. Kaya Lord, dalayan ko rin Panginoon, nais ko yung samantalan na ito, ng pagkakataon na ito, na kung mayroong nanonood sa oras na ito na wala pang tunay na relasyon sa Panginoon, kapatid, hindi aksidente na ikaw ay nanonood sa ngayon, ngayong gabi o ngayong hapon na ito. Kalooban ng Panginoon na marinig mo ang testimony na ito, sapagkat mahal ka ng Panginoon, nais niya na maranasan mo ang kaligtasan na kanyang ibinigay doon sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. In the name of Jesus. Kaya, kapatid, mananalangin ako ng isang panalangin, pagsisisi at pagtanggap. At kung nararamdam mo na kinakatok ng Panginoon, sumunod ka sa akin sa oras na ito. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Maraming maraming salamat po sa hapon na ito, Panginoon, na nakapanood ako ng testimony ni Sister Lorna in the name of Jesus. Lord, nakita ko na mahalaga may relasyon ako sa iyo. Kasi pag wala akong relasyon, walang kwenta ang buhay. Kaya Lord, sa oras na ito, inaamin ko na ako'y makasalanan at pinagsisisihan ko ang lahat ng kasalanan aking nagawa. Simula na ako'y nagkaisip hanggang sa oras na ito, patawarin niyo ako, Panginoon. At Panginoon, maraming salamat din sa kapatawaran. Maraming salamat sa pagsusulat ng aking pangalan sa Aklat ng Buhay in the name of Jesus. Get Lord, simula sa araw na ito, kayo na maghari sa buhay ko, kayo na may-ari ng buhay ko, kayo na masusunod sa buhay ko, kayo na Panginoon ko at aking tagapagligtas. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. And amen. Ako na lang po manalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa mga kapatid ko o kama nanood ngayong hapon o gabi, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, ang dalangin ko, Panginoon, simula sa araw na ito, ingatan niyo sila, samahan niyo sila, saan man sila pupunta, samahan niyo sila, Panginoon. I-bless niyo ang kanilang buhay, i-bless niyo ang kanilang hanap buhay, i-bless niyo ang kanilang pamilya, i-bless niyo ang kanilang negosyo, Panginoon, in the name of Jesus. At Lord, dalangin ko, Panginoon, kung paano nyo sinamahan, Sister Lorna, Panginoon, samahan nyo rin sila sa lahat ng pinagdadaanan nila in the name of Jesus. Kaya Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 So, again, maraming salamat, Sister Lorna, maraming salamat at kasama ka namin sa prayer, no, namin, at alam ko, marami pang gagawing himala ang Panginoon sa buhay mo. God bless! Thank you po, Pastor Betty. Maraming salamat po. All praises and glory to God. Amen. So, praise the Lord. Maraming salamat po sa lahat ng nanood ngayong hapon, ngayong gabi. Maraming salamat at pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon. God bless us all!